nitong rumaraga sa ang ilog, tatawid ka pa rin ba? Ang bus na ito, walang kaabog-abog na dumiretso kahit pa may sakay itong mga estudyante at guro. Nung una, steady lang. Ang tubig, abot lang hanggang gulong. Pero palalim pala ng palalim hanggang umabot sa puntong para na itong lulubog. Nalalong kaayo, hoy! Pero ang driver, sugod pa rin. Salamat na lang at ilang sandali lang, ligtas na silang nakaabot sa Pampang. Kuha ito sa bayan ng Serio Osmeña sa Zamboanga del Norte. Ang bus driver sa viral video, si Juril, nitong October 20, ang kanyang minamanehong bus, galing daw ng barangay Marapong at papuntang Dipolog. Kinumpirma niya, meron siya noong sakay na mga pauwing estudyante at guro. Bernes kasi noon, uwian ang mga guro sa Dipolog. Kaya sila sumakay sa akin. Alas 4 na raw ng hapon noon, wala pang ilaw ang kanyang bus. Mas delikado raw kung aabutin sila ng dilim sa daan. Kaya kahit nakita niyang mataas na ang tubig, si Juril, idiniretso pa rin ang kanyang bus. Idinaan na lang niya sa pagdadasal. Before pa ako lumusong doon sa baha, pinatingnan ko yun sa conductor ko. Pagtingin ko, hanggang 20 lang. Yung paglusong ko, naglakas loob ako. Tapos pag nakatawid na ako, doon ako kinakabahan. Kasi hindi ko nalaman ang lalim pala doon sa gitna, doon ko kinabahan. Akala ko mapamatay na yung makina ko. Sa gitna na kami ng ilog, sumisigaw yung mga pasahero ko, natakot sila. Halos araw-araw daw niyang tinatawid ang mga rumaragasang ilog sa kanilang probinsya. Takot na raw siyang matsyempuhan pa ng disgrasya. Kaya ngayon, mas pinili niyang lumuwas sa Maynila para maghanap ng bagong mapagdadriban na hindi kailangang nasa isang hukay lagi ang kanyang paa. Araw-araw namin tinatawid ang ilog. Kapag umuulan, mataas ang agos ng tubig. Pero kung hindi, hanggang 20 lang. Wala namang ibang daanan na madadaanan namin, yun lang yung ilog. Tinungo ng aming team ang bayan ng Serio Osmeña sa Zamboanga del Norte. Nakilala namin doon si Teacher Miley, ang isa sa mga sakay noon ni Juril. Ang kanya raw co-teacher na si Rez Iga ang nag-video sa death-defying nilang pagtawid sa ilog. Sumigaw na yung mga nakasakay sa bus na. Tatawid na daw yung bus, tapos kinakabahan ako kasi ano kayang mangyayari nito? Sinabi ko mag-video na ako kasi hindi ko pa ito naranasan na bumaha talaga na tumawid yung bus. Nagawa ko na lang po, nagdadasal na lang. Pagtawid ng bus, nakalampas na sa ilog, pumalakpak na po kaming lahat. Ipinakita rin ni Teacher Miley ang isa pang video nung araw ding yun kung saan sabay na itinawid ng dalawang lalaki sa ilog ang kanilang habal-habal para may makakapitan ang motor at ang dalawang lalaki may hawak silang mahabang kahoy. Ang ilog sa viral video, tinatawag nilang Yabu River. Ito ang nagdudugtong sa 11 mga barangay sa bayan ng Serio Osmeña. Para makapunta sa iba pang mga barangay, kailangan mo itong tawirin. Sa normal na araw, hanggang tuhod lang ang tubig sa ilog. Pero kapag malakas ang ulan, mataas ito. Kung minsan, lampas tao pa. Nung araw na yon, may co-teacher po ako na muntikan na pong matangay. Nagmumotor sila, tinawid ng asawa niya. Nabitawan niya yung manibela. Yung mga tao, tinakbo sila kasi yung motor niya natangay ng tubig. Yung anak niya, hinila ng mga tao para maligtas. Ang aming team sumama sa biyahe nitong Biyernes papuntang barangay San Isidro. Nakilala nila si Junji, ang kapatid ni Juril. Hindi ba kayo natatakot tumawid sa mga ilog? Ay, hindi naman yan naman talaga yung daanan namin, wala ibang choice. Punuan na ang mga pasahero, mga estudyante at mga nagtatrabaho sa bayan. Isa rito si Judy Ann. Ngayon, uuwi po ako ng Marapong. Every Friday lang po ako.
natatakot pa rin ako kasi yung ilog tsaka yung daan namin medyo nakakatakot. Anong ginagawa mo kapag gano'n? Pumipikit lang po ako kasi nakakatakot po tingnan yung mga dinadaanan ko namin. Si Lola Lourdes naman, dahil first time daw natatawid sa ilog na ito. Kabadong kabado. Uy na, mga dugbi. Pero sige lang. Muadto man yun. Mga dugbi rin yung punta. Matakot po siya. Matakot rin ko. Labi itong magbaha. Dahil malubak ang daan, gumigewang-gewang ang bus. Pagkatapos ng isang oras na biyahe, narating na nila ang Yabu River. Malapit na tayo sa ilog. Magandaan na kayo. Tatawid na tayo. Laking pasasalamat ng lahat dahil ang tubig nung araw na yon, 2 talampakan lang ang taas. Pagkatapos noon, 13 pang maliliit na ilog na may taas ding 1 hanggang 2 talampakan ang kinailangan pang tawirin. Katulad din ng iba pang mga sasakyan, kung mamalas-malasin, pwedeng pasukin ng tubig ang loob ng sasakyan. Alam naman nila, they're passing that river since sa buhay nila. So kung may baha, may ulan, they will not force themselves to pass through that river. Alam na nila kung anong mangyari kung may baha. Kaya hindi nila isisi sa amin kung anong mangyari sa kanila doon. Dahil bibihira at 5 beses lang kada araw kung bumiyahe ang bus sa kanilang lugar na malapit lang naman ang pupuntahan, naghahabal-habal na lang. Sa halagang 10 piso, maitatawid ka na sa kabilang pampang sa pamagitan ng balsa o yung mga pinagdugtong-dugtong na kawayan. At tsaka ka na lang itutula tungo sa kabilang ibayo. Di maka kuan mo motor sir kay lalom makuan man gud kana nang mamatay man siya og itabok pa dong dire gud kay lalom man ang tubig. Sa maghapong pagbababad sa tubig, si Ranel nakapag-uuwi sa kanyang pamilya ng mahigit 200 piso. Walang pumiyamahan na dayog gamot mi kay para makatay maka ng katabang sa mga dikaan na napod. Ayon sa Local Government Unit o LGU ng Serio Osmeña, matagal na raw isinangguni sa kanila ang problemang ito. Kaya noon pa man, isinusulong na raw nilang magkaroon sila ng tulay para mas ligtas na makatawid ang mga pasahero. Nung araw ding yon, nag-inspeksyon ang mga opisyal. Maski pa paano, mukhang may tugon sa panawagan ng marami. Sinalik ko sa annual investment program para magawa natin ng bridge. Yung propose na budget, 60 million. We are proposing the bridge is 16 linear meters lang. We will not cross the 13th river, so magawa kami ng ibang linya. Yung 60 million, hindi kaya sa tulay na yan. Mas mabuti pa siguro yung 60 million, concrete yung daan nandoon. So meantime, isakripisyo namin yung buhay ng mga tao just passing that river. Ang pangarap ko po ay sana mabigyan kami ng tulay para hindi na po kami mahihirapan. Yung iba nga, tumanda na, wala pa rin tulay. Napakadelikado po kasi pag walang tulay, lalo na pag may bagyo, may baha. Hindi nag-iisa ang bayang ito sa ganitong sitwasyon. Pahirapan ang transportasyon. Umaasa ang mga taga rito na darating din ang araw, magigis na nila ang panahong para lamang tumawid ng ilog. Kailangan nilang magbuwis buhay.